reason why we're showing this to you. We're not afraid. Kahit meron nakalagay dito, di ba, positive for methamphetamine or chloramethamphetamine, prohibited drugs, we're not afraid. We're showing this to you. This was submitted by the PNP. We're not afraid. That's why we're showing this to you. That's why we're facing this today head on. Diba? Kahit nasabi natin na positive yung ano, may positive na sinasabi may drugs doon, we're facing this head on. So, meron ho tayong mga kaso dito na iilan lang, not the entire 11. For example, sir, if we go to administering illegal drugs, isa lang po ang ating nakasuhan dito, according sa ating evidence, and that should be Mark Anthony Rosales. There was a result that there was presence of dangerous drugs, fluoromethamphetamine. So, yung suka doon sa room 2209, sa CR ng 2209 ay nagkaroon doon ng droga sa 2209. We have testimonial pieces of evidence, testimony galing kay Jake Esteron that he was offered illegal drugs when he went to 2209. And it was also testified that Mark showed him powder drugs. Now, on the part of the NBI, we were able to corroborate such presence of illegal drugs through the statement of our witnesses. Ang una po niyan is si Tin mismo. When she went to room 2207, she alleged before the occupants therein na ayaw niya na doon dahil number one, nag-o-orgy ang mga ito at number one, shoas. When we asked the occupants of room 2207 kung ano ba yung shoas, apparently it's a gay lingo for high. Number two, noong pumasok yan si Romel Galido doon sa room ng 2207 and spoke to the occupants therein. Sinabi niya, kung hindi lang ako magpa-flight bukas, mag-take din ako. And then gesturing as though he was taking some medicine or something. Kasi buna lang siya. Number three, one of the occupants of room 2207, yung isang witness natin ay nakapagsabi na nung pumasok siya sa room 2209, common friend niya na si Romel Galido, offered to him this way, Bax, may party drugs kami, bet mo? Ang sabi na ngayon ng ating witness, ayoko, apparently hindi naman siya user. Pero nung pumilit itong si Romel Galido, went to a companion, a friend also in 2209 and asked for such party drugs. Ang sabi niya, ay wala na. So bumalik siya sa ating witness sa 2207 at sinabi niya na, sorry Bax, ubos na pala. So, no more. So, that's another corroboration to the presence of drugs. Number four, an occupant of 2207 who was there for such a long time, for about 4.5 hours, sa room 2209, also disclosed that certain individuals were using drugs in 2209 in the person of JP De La Serna and Romel Galido. Well, apparently, he also insinuated, kasi hindi direct yung pagkasabi niya eh, na Tin also used, he insinuated lang na gumamit. Ang sabi niya kasi, mali kasi yun eh, hindi pwede ang ecstasy at alcohol ipagsabay, kasi yung heartbeat. But did not mention of who took who, what na ecstasy. Pero itong si JP at si Ed Madrid, he expressly mentioned in his conversation na gumamit nga ito ng droga. In fact, tinuruan pa niya daw itong si Ed Madrid kung paano mag-detoxify. And he expressed his concerns kay JP dahil hindi makadetoxify dahil nakadetain naman ito sa Makati City Police Detention Center. Nag-file po kami ng falsification of an official document committed by a public officer against the doctor who issued the autopsy report. Official document po kasi ang isang autopsy report. Si Dr. Sarmiento ay legally obliged to state truthful narration of facts therein. Hindi po namin alam kung paano at anong nangyari sa kanya at ganun ang nangyaring may difference ng aming report kumpara sa kanyang ginawa, which are very glaring. For autopsy report ay hindi niya nagawa.
siya po ay pasok doon sa violation ng falsification of official document committed by a public officer. Abogado naman po ni JP de la Serna at ni Rom ay naisali ho namin sa aming charge for obstruction of justice. Nais po namin ipaalam na noong January 25, 2021, si Attorney Neptali Maroto po ay nag-sumite ng sworn affidavit before the Office of the City Prosecutor of Makati City, apparently supporting the claims of JP de la Serna and Romel Galido that their statements were taken under duress, threat, etc., etc. Doon sa sworn affidavit ni Attorney Maroto ay sinabi niya na yun na po, they underwent so much sufferings under the hands of the police officers of Makati City. Surprisingly, all those were just bare allegations. We cannot imagine a lawyer, the presence of the mother and the sister, making such serious allegations without, number one, attaching any evidence thereto. Number two, hindi man lang nag-file ng totoong kaso against these police officers. At number three, sa tinagal-tagal ng panahon, matapos po sila makalabas, ay wala man lang allegation na they were under threat or duress. Lumabas na lang po ang storya na yan. Matapos nilang mag-submit ng kanilang recantation doon sa nauna nilang affidavit. Sa elements ng obstruction of justice under FNI PD 829, pasok na pasok po ang ginawa ng ating abogado na si Attorney Neptali G. Maroto doon sa obstruction of justice. And maybe they were trying to hide the truth from this bureau. Kaya nga po, kinasuhan natin sila ng obstruction of justice. Makikita po natin sa ebidensya sa transmittal na sinubmit ng bureau doon sa Department of Justice that as early as 5 o'clock, pumunta ito si Tin sa room 2207. Nagre-reklamo siya dahil ang sakit-sakit na ng ulo niya. Sabay doon ay nagsusuka na talaga siya. Isang beses nga po ay sinabi ni Tin doon sa occupant ng 2207, nagnanam yung arms ko, pakimasahe naman. Minasahe naman siya ng taga 2207. One of the observations ng ating witness sa 2207 ay hinihila pa nga ni Tin pataas yung buhok niya kasi sobrang sakit na talaga ng ulo niya. At nakikita nila na humihingal na ito. Maya-maya ay lumapit, ay pumasok itong si Valentine doon sa room 2207. That's after 5:30 ha, ang oras ng January 1, 2021. Pumasok ito si Valentine at sinabi ng mga occupants ng 2207, yung kaibigan niyo, ganito ang kondisyon niya. Well, if you have seen the video, kinari nga niya ni si Valentine, di ba? Valentine carried Tin toward room 2209. Pagdating doon sa room 2209, according to the counter affidavits of those charged for reckless imprudence resulting in homicide, patuloy ang pagsusuka, patuloy ang pagrereklamo ng kanyang sakit sa ulo. Pero ang ginawa ng mga taga room 2209, kasi kung sabi ko nga kanina, all criminal cases should be observed using observation of human nature. Kung ako nakikita ko ang aking kaibigan na nagsusuka, masakit na masakit ang ulo, ang gagawin ko siguro noon is, number one, either bibigyan ko ng gamot or I would seek for immediate assistance. At ang isa pa naming pinagtataka, sinabi ng ating mga occupants ng 2209, ay wala namang extraordinary na kailangan namin siyang tulungan eh. She just appeared too drunk and too weak to help herself. Which is pinagtataka namin dahil sa kaunting panahon na kasama si Tin ng mga occupants ng 2207 ay nakita nila na humihingal at nahihirapang huminga, nagpang-abot ang huminga, nagsabi na naman ang kanyang katawan, masakit na masakit ang ulo, and yet the occupants of 2209 who were with her for such a long time failed to even observe or notice the littlest of these details, which to us is very, very impossible. Now, reckless imprudence resulting in homicide. You did not intend to kill anybody, but your omission to give the proper prudence and diligence required of you in that time and place. You failed to give that diligence and that prudence, you are liable under the law. Kaya namin sila kinasuhan. For occupants of room 2207, we charge si Dij Darwin Macalia, Darwin De Leon Macalia, for
perjury and obstruction of justice. Sa 2207, witnesses ho natin sila, that's correct. 2207 occupants, except for Darwin Macalia, ay ating mga witnesses. Si Macalia, we charged him with perjury and obstruction of justice. Kanina po na-discuss ko na merong occupant ng 2207 na pumunta sa 2209 and stayed there for more than 4 hours. Ang tinutukoy po natin dito ay si Subject Macalia. He was also the same person who disclosed to a friend in 2207 that JP De La Serna Ed Madrid used illegal drugs and insinuated that may gumamit din ng ecstasy at lumakas yung heartbeat dahil sinabay sa alcohol. Although wala namang na-name na tao kung sino yun. That's Deej Macalia, occupant of room 2207. Sabi natin on the CPR, that's already past 12. Ano? Medyo malayo na po. Wala na po tayong sini-CPR doon. Patay na po yun. Tsaka po, nais lang namin i-clarify. Yung mga tumulong po doon sa 12 o'clock at yung kinasuhan natin ng reckless imprudence ay hindi naman po pareho lahat. Yung kinasuhan natin ng reckless imprudence ay yun po yung instead of ipunta siya sa ospital, ay pinaliguan pa po nila si Tim. Iba po ito. Iba po silang mga tao. They are Louis De Lima, si Clark, yan, apat po sila, makikita naman po ninyo sa listahan. Pero yung tumulong po kasi at nag-CPR, ibang tao din po yun. Si Gigo de Guzman yun, di po ba? Si JP, nag-check ng pulse niya. Si Clark at si Rom. In fact, here, Rom was not charged with reckless imprudence resulting in homicide. We've established that at the time, he was just really sleeping. There was no way for him to help then at the time. Ebidensya doon sa submissions natin sa DOJ is a medical opinion discussing the relationship of the rupture of aortic aneurysm and the alleged intake of drugs. So the intake of drugs, pag ang sabi doon sa medical opinion ng ating mga eksperto, pag nag-intake ka ng drugs, tataas ang blood pressure mo, mag-i-increase ang heartbeat mo, which naturally would cause the rupture of the existing aneurysm. So ganun po. Again, bear with us. Medyo heavy ang load ng FBI, but we're keeping the peace. We're helping keep the peace. As we always say, when the going gets tough, pag mahigpit ang labanan, the tough. We used to be a tough avenue, gets going. So, di ba? Ang sabi nga ni Director, if I may read, the OIC seeks and endeavors to give justice to the victims of crimes in finding the truth and bringing the perpetrators to the bars of justice. This is a statement from Director Eric Distor.